What's up everyone, it's Michi and welcome to my YouTube channel. So for today's video, I'll be doing or making a tutorial how I make my digital notes using MS Word only. So itong digital notes na paggagawa ko ay sobrang useful at nakakatulong talaga sa akin para maayos at magkaroon ako ng mas effective and efficient na notes. So ang maganda sa pagdi-digital notes ay pwede mo siyang ma-edit. So kapag nagkamali ka, hindi mo na kailangan ng correction tape, copy-paste ka lang. Kasi naman yung isa-isa mo pa siyang isusulat and hindi pa consistent minsan yung handwriting natin. So ipapakita ko sa inyo yung mga digital notes na nagawa ko and nakaganto siya. Mahal kasi ang libro ng mga nursing or medical books. So gumawa na lang ako ng libro ko. Nakakatulong din siya sa akin madagdag yung mga kaalaman ko sa mga nursing. Iba-iba yung color niya kapag iba-iba din yung subjects niya. Ang ganda and effective. So papakita ko sa inyo kung paano ko nga ba ginagawa itong layout na ito. So pagkabukas ko ng MS Word, ang una kong ginagalaw ay yung layout niya. Yung margins ginagawa kong narrow, yung columns 2 para mas makatipid, and yung size ng aking papel. So ang sunod na pinofocus ko naman ay yung header. So nilagyan ko lang siya ng header style na intense coat and then inayos ko yung spacing niya para walang sayang na space na mailalagay ko sa baba. Nilalagay ko dyan yung kanyang subject title or yung abbreviation ng subject ko. Make sure na naka Times New Roman, bold and italic, and then yung size niya ay 20. Iibahin ko din yung color depende sa pinaka color scheme ng subject ko. Syempre after kong tapusin yung header, dun naman tayo sa footer or yung bottom page. Nilagay ko doon yung page number and then yung pangalan ko para hindi ma-plagiarize at makuha ng iba. So, nandito na nga tayo sa body part. So, nag-insert lang ako ng shape na rectangle without the corners. Inayos ko yung layout which is niline ko lang at hindi ko nilagyan ng color yung loob. Doon ko nilagay yung coverage. So, ang kanyang font ay Times New Roman pa rin. Ang kanyang font size ay 11 and naka-bold yung coverage na term. Pero yung mga nasa loob or which is yung mga topic na nakasakop sa term na yon ay hindi naka-bold. So, kina-copy-paste ko lang lahat ng mga topics na nakasama doon sa aming term or reviewer para hindi ako nahihirapan makita kung ano yung mga nasa loob ng term na yon. So next and the most important part is yung sa may per topic. So una kong ginagawa is nilalagyan ko siya ng color na darkest color dun sa pinaka color scheme na napili ko sa subject na yon, and then i-align ko sa gitna. White ang color and then i-uppercase ko and then i-bold para nakikita talaga at hindi mahirap tignan at makita kung ano yung topic na tinitignan ko. Minimate sure ko din na naka-remove space para hindi siya sayang sa space kada sentence na ilalagay ko. And then, wina-white ko yung sunod na page fill para doon ko malalagay yung mga terms and mga specific na kailangan kong matandaan sa topic na yon. Katulad niyan yung sa health, and then ika-copy-paste ko lang kung ano yung kailangan kong ilagay dun sa may reviewer ko. Nilalayout ko lang doon yung indention, and then kapag may kailangan akong i-highlight, binabold with italic ko lamang. And then ina-italicize ko para nakikita agad, at kapag hindi kailangan ng highlighter, mabilis kong nakikita kung ano yung mga important parts na nakapaloob doon sa reviewer ko. Kung napanood nyo yung aking video about sa traditional note-taking, which is gumagamit ako ng notebook and nang susulat ako, sinabi ko din doon na kailangan natin magkaroon ng notes guideline. So dito, kailangan pa rin natin ng notes guideline para ma-familiarize tayo sa ating template ng notes. And for additional setup ng aking notes, naglalagay din ako ng class records ko. Itong class records ko, dito ko inalalagay at kinokolekta yung mga scores ko or mga performances ko para kung nakalimutan or nawala ni ma'am or kung may instances kasi na ganun, diba? Parang mawala yung records na nakalagay sa'yo, at least alam mo at meron kang kopya ng iyong records at makita mo din kung nagpo-progress ka ba, kung nagde-develop ka ba sa mga ginagawa mo sa mga school works mo, sa written works mo, and kung saan-saan. So, nilalagay ko lang siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 na columns and then kung hanggang saan yung dulo na rows. So, ang una ko nilalagay at ginagawa ay nilalagyan ko ng color yung pinaka-header part. Nilalagyan ko yung type, which is kung quiz ba, performance ba, assignment ba, yung number, subject, topic,
yung score, and then yung M, yung mistakes ko dun sa score ko na yun. So, depende sa'yo yan kung gusto mong iba-iba yung color, depende sa subject na nakalagay or ilalagay mo. Pero sa akin, mas gusto ko siyang minimal, so nag-focus lang ako sa gray and black na pinrint ko after. So, ayan na nga, na-print ko na nga siya sa printer namin. And then, talikuran yung pag-print ko na yan. So, ayan, nilagay ko sa likod ng aking label ng subject na yan. Doon ko nilagay yung class records ko. So, ayan yung setup ko. Ilalagay ko lang dyan isa-isa yung mga na-print ko kanina para magsilbi na hard copy ko sa aking pag-notes. Maganda dito sa digital notes kasi nakasave na sa iyan software. So, unlimited printing. Pwede mo rin siya i-share sa mga batchmates mo. And also, ang maganda dito, meron ka din hard copy, which is pwede mo siyang i-print. And then, makikita mo dito, sa likod niyan, yung class records ko nga. Nilalagyan ko muna ng label yung per subject para nakikita ko. At sa likod nun, ayun yung mga performance na nagagawa ko sa subject na yun. And then, after ko gawin yan, inilalagay ko lang siya isa-isa sa aking binder na properly and organized para sa likod nun, nakalagay doon yung records ko. And that's it for today's video, guys. I hope na nagustuhan nyo at marami kayo natutunan sa paggawa ng digital notes using MS Word only. So, don't forget to like, comment, and subscribe my channel. Also, don't forget to ring the notification bell so you're always notified whenever I post my YouTube videos. Bye!